ושם בקפלה ירה לא פושלתי להדמן חייביגן, אתו פה ערכה וואלה דמוקרשיה, ערכה וואלה די קרבונל. בשמילה אלחמן ירהים. מה חייביגן, תאי פה היה, וואלה פושלתי כסטודיו שעה מטרו מנילה, היה פה, נאי בא איתו נעתי פושטינג, sapagkat ito yung tinatawag po nating portable studio. Dala namin ang aming backdrop, dala namin ang bandera, ang microphone, at ito pong ating mga ilaw. Pero ito pong mga lamesa natin, local po ito. Hindi ko po sasabihin sa inyo ang aking location sapagkat meron pong mga Pilipino nagtatraidor sa kapwa Pilipino at sila po nagsisilbing bagong makapili o traidor sa ating lipi. Alam po ninyo, meron po mga balita sa atin umaabot na dyan sa Malacanang, nagkakaroon daw po ng traiduran ngayon. Eh, raw information, ang tawag po namin dito sa media, ay unverified information. Bagamat ako po ay merong ispya dyan po sa loob ng Malacanang na masyado pong naniniwala sa ating pong pinakikipaglaban. Sukdulan na sa kanyang sariling pamamaraan ay nagkakampanya siya na sabi niya, sana dumami ang subscriber mo, Kawaldi, sana dumami ang viewers mo sapagkat naiiba ang iyong komentaryo. Hindi po naman tayo nagsasabing kukonti na lamang po tayo, pero nais ko po magbigay ng pugay sa mga kukonti po nating kilala na may tuturing ko pong makabayang media. Nandiyan po si Kapersi Lapid ng Lapid Fire, nandiyan si Ka Enzo Recto ng Bunyog ng Pagkakaisa, nandiyan si Christian Esguera, si Chris Tan, at maaari pang mga iba, para nila Lin Silawan, nila Echo the Squirrels Abroad, at marami pong nagpapadala sa atin na mga informasyon mula po sa iba't ibang sangay ng gobyerno nagsusumbong sa atin tungkol po sa napakalaking isyo ng nakaraang administrasyon hanggang sa kasalukuyang administrasyon. Ito po ay mas masahol pa sa droga. Ang tawag po rito ay korupsyon. Ito po bang para po bang wala ng pagpapahalaga ang ating po mga government official, elected man or appointed sa ating po mga batas, wala na pong pagmamahal sa ating sariling bansa, walang pagtingin at pagmamalasakit sa ating po mga kababayan. Lahat ng tao na dapat na parang kailangan pagkakwartahan, pinagkakakwartahan, magsumbong ka sa husgado, pagka hindi ka naglagay, hindi ka masyadong inaasikaso. Magsumbong ka sa pulis, pag hindi ka kakampi at wala kang inaabot sa iyong kamay, abay, hindi ka masyadong inasikaso. Pag ikaw ay hinuli, ang paghuli sa iyo, hindi dahil sa paggalang sa batas, kundi dahil sa pagkakapirahan ka ng ating kapulisan. Hindi po natin nilalahat. Ganyan din po ang tingin po natin sa media. Hindi lahat ng media ay nachope o nasindak ni Rodrigo Roa Duterte at ni Bobo Marcos. Hindi po lahat yan. Meron pong mga Pilipino na kahit anong mangyari ay kanila rin pong ipapagpatuloy ang kanilang nakagawian na pagkilala. Pagka mali ang isang bagay, yan po ay mali. Sabi nga ng isang philosopher ng Amerika, 10 angels swearing I was right will not make any difference. Kahit na 10 anghel daw ang susumpa na siya ay tama, pag mali ang kanyang paniniwala at mali ang kanyang nagawa, eh wala pong kapararakan. Wala pong kapararakan ang sumusumpang mga anghel. 10 angels swearing I was right would not make any difference. Ngayon, sa ating pong mga pasasalamat, diyan sa mga nagbibigay po sa atin ng mga impormasyon, alam ko na yung aking makabayan na isang informer sa loob ng Malacanang ay malinis pong kanyang hangarin. Ang sabi niya sa akin, nagkakaroon na ng para pong lamat ang Malacanang at ang lamat nito ay lumalalim ng lumalalim at pinangalanan niya kung sino mga dahilan.
sino po yung kanyang pinangalanan? Tulad po na aking sinabi, unverified report ito, pero it is a report just the same, na ang power daw dyan sa Bobo Marcos presidency ay hindi si Bobo Marcos. Ang nag-aagawa ng power dyan ay si Amy Marcos at Sara Duterte. Kaya nga po nasabi ni Sara Duterte, mga 8 araw na yata nakaraan na sinabi niyang, there is a snake in Malacanang. Meron daw ahas sa loob ng Malacanang. Abay, napaka-bulag naman itong si Sara Duterte. Hindi snake yan, snakes. Napakaraming ahas dyan sa Malacanang. At sumpong sawa dyan, eh tinatawag pa ninyong presidente. At yung cobra, tinatawag pa ninyong vice president. Napakarami pong sawa dyan. Ngayon, yung kinikwento sa atin ng ating informant na taga Malacanang, isang PSG, eh wag na po ninyong tanungin. Marami pong PSG dyan. Meron po tayong mga bilang yata na 318 personnel ng PSG. At hindi ko sasabihin sa inyo kung isa dyan o yung kanyang asawa ang nagsasabi po sa atin ng mga secret information. Pero sapagkat siya ay PSG o asawa ng PSG, close up and personal ang kanyang nalalaman. At ang sabi niya, ang power sa mga nakikita ninyo mga nag-a-appoint o na-a-appoint ng mga officialis ng NBI, top official ng immigration, customs, ay hindi na kay Bobo Marcos o kay Duterte nanggagaling. Nanggagaling yan, power na yan, di umano, sa senatorial sister ni Bobo Marcos. At dyan ay si Amy Marcos. Ito po ang ating pong natatanggap ng mga balita ngayon. At dyan po ang ating pong nasasabi na meron daw, sabi ng ating pong informant, na sinabi ni Amy Marcos, I stand corrected, na nagsabi na may ahas sa loob ng Malacanang ay si Amy mismo. Ngunit yung pong ating informante, nagsabi rin sa atin na hindi po masyadong nakakapagpatibay sa paniniwala natin merong ang unity dyan sa Malacanang, sapagkat sa ngayon, nagsisira na po yung President and Vice President, at sila pong dalawa ay merong sarili mga trolls. Tulad po natin sinabi, yung mga trolls ay mga bagong makapiling Pilipino na traidor sa katotohanan, traidor sa bansa, bayaran upang magsinungaling. Ang tawag po dyan ay trolls. Kaya nga po, inaanyayahan natin ang ating mga kapwa, legitimate and mainstream media personalities na manindigan po tayo. Huwag tayong tutulog-tulog habang dinuduhagi tayo ng mga trolls, bumabaha ang mga fake news, tungkulin ang mga mamamahayag na tumayo, magsabi ng katotohanan, ipaglaban ng katotohanan. Tulad nga na ating po nakagawian, kinakailangan po natin ipakita ang ating pong paninindigan na ang mali dapat labanan, ang tama dapat ipaglaban, and not the other way around. Ngayon, sa ating pong mga hinaharap, nalulungkot po tayo sa mga balitang ganito. Hindi porke tayo po ay hindi bumoto dito sa riding in tandem of corruption na tawagin ay Marcos Duterte tandem. Hindi po ako bumoto dyan. Matino po ako Pilipino, nag-iisip na Pilipino, matalino po tayo mamamayan. Hindi po tayo maaaring magpaloko dyan, hindi tayo maaaring magpadala sa simbuyo ng trolls o false information. Alam po ninyo, nagkukontrol ng utak ng Pilipino sa pamamagitan ng computer at yan pong TikTok na yan ay China. Alam na alam nila kung paano sirain ang kultura ng Pilipino. Alam na alam nila na kaya nila manipulahin ang utak ng Pilipino. Mamuhi tayo sa dilawan. Kaya nga po nagtataka tayo bakit nandidiri ang mga Pilipino sa dilawan. Nilason po tayo ng China. Ang gusto nila, sa galit nila kay Pinoy Aquino,
ang dilawan ay kriminal na ating po ituturing, ang dilawan ay dapat natin pandirihan. Sa aking pong tingin, ang ibig sabihin, naninindigan tayo, ang dilawan ay disente, ang dilawan ay meron pong dangal. Dilawan. Kaya nga po pagka tinatanong ako, bakit? Anong nagawa ni Pinoy Aquino? Isa ang nagawa niyang aking sinasaluduhan. Nagdemanda siya laban sa China sa United Nations Permanent Court of Arbitration at tayo nanalo na ang China wala karapatan sa kasaysayan o sa kanilang napagkayarihan ng mga mapa yung 9-9 na sinasabi ng China na sumasakop sa West Philippine Sea at East Philippine Sea. Kanina na po lahat yan, pagmapa ng China ang ating pong paniniwalaan. Hindi po yung pinaniwalaan ng United Nations. Sinabi ng United Nations, June 12, 2016, na ang China walang karapatan manghimasok sa West Philippine Sea. At yan ang nagsasabing ang exclusive economic zone EEZ ng Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Yung pagpasok ng mga injik dyan po sa ating karagatan, binangga ang ating mga mangingisda, yan po ay isang malaking violation sa ating pong soberenya. At ito ay sinusugan ng United Nations Permanent Court of Arbitration sa demanda ni Pinoy Aquino laban sa China. Lumabas ang desisyon, panalo tayo, kaya lamang sa kasamaang palad, lumabas ang desisyon sa panahon ng traidor, tuwag, inutil na Rodrigo Roa Duterte na dinadakila pa naman bunggong na Pilipino. Dinadakila nila mga Kristiyano. Dinadakila si Duterte matapos murahin ang Kristiyanismo, matapos sabihin na peke si Jesus Christ. O hindi nakakabilib sapagkat bakit daw siya nagpapako, bakit siya nagpahuli, bakit siya nagpapatay, hindi nakakabilib, sabi ni Duterte. Ibig sabihin, tinatampalasan si Jesus Christ at ang mga Kristiyanong gonggong at bobo, pumapalakpak sa isang demonyong pareho ni Duterte, e binoto pa yung anak bilang Vice President. Anong klaseng lahi ito? Hindi ko po maintindihan ito. Pero, nandyan ang karma. Kung totoo itong sinusumbong po sa atin, sila-sila na lamang po maglalaban. Sila-sila ang magpaparusahan at sila-sila ang mananagot sa kasaysayan. Sapagkat ang pagkakapanalo natin sa United Nations Permanent Court of Arbitration kagagawa ng isang dilawang presidente, pareho ni Pinoy Aquino, mga kaibigan. Ngunit, pinababasura ni Rodrigo Duwag Inutil Duterte. Pinababasura niya na palalunan natin sa United Nations. Saan ka nakita ng Pilipino ganyang katraidor, ganyang kasama ang pagkatao, ganyang kademonyo at pinapalakpakan pa ng mga tao natutuwa sa demonyo? At ang tao na ito, ang tawag ay Pilipino. Mga kaibigan, hindi po huli ang lahat. Tulad po ng sinabi ng Kawal ng Demokrasya, hindi huli ang lahat para iligtas natin ang ating bansa. It's never too late to redeem our honor. Kinakana, ibalik natin ang ating dangal, yung respeto natin sa ating sarili. Paano tayo nangyari? Dinaya tayo sa eleksyon? Niloloko tayo araw-araw? Sinasabi ng Pangulo ninyo, hindi ko Pangulo yan, na ibasura yung United Nations decision. United Nations decision ibabasura sapagkat pabor sa Pilipinas at laban sa China. Ang nagpapabasura Pilipino sapagkat pabor sa Pilipino ang desisyon ng United Nations at yung nagdemanda para atin na lamang tinitira ng mga trolls, dilawan. Para po bang pag ikaw ay dilawan, ikaw ay kasuklam-suklam, mas kasuklam-suklam ang dilawan kaysa sa Parmali, mas kasuklam-suklam ang dilawan kaysa kina Albayalde na nagre-recycle ng droga, mas kasuklam-suklam ang dilawan kaysa sa mga pareho nila
Bong Revilla, nagnanakaw ng Napoli ng ating pong punto ng bayan. At pagkatapos, ito ang ating pong ito po ang ating paninindigan. It's never too late. Pwede po tayo magbago. Lahat kayo na nakikinig po sa akin ngayon, nandito man kayo sa kwarto, wala, makinig po kayo. It is your duty na ibalik ang dangal ng lahi mo. Yan po ang ating pong paninindigan. Yan po ang ating mensahe sa ating mga kababayan. Ikalat po natin yan. Ikalat po ninyo yan. Hindi po masama yan. Hindi yan krimen. Hindi nakakabandiling salita ng dilawan. Ako, si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas.